subscribers. I am Vivid Pagyagueco, together, syempre, pa rin ng aking Tito Lito Cinco. This is The Swab, Sports World and Beyond. We're here today at Felicidad Mansion, Baler, Quezon City. A very good place. Actually, it is a events place. It is a very good place for you to go. If you have time, visit. Kayo lang po dito. Are you familiar with the commercial that quoted, "Height is might"? True enough, the NU Lady Spikers grabbed the opportunity to build powerful twin towers through Jaja and Dindin Santiago now, Mrs. Manabat. These towers continue to stand high and proud in their respective teams in the leagues that they are playing. Let's get to know more about Dindin Santiago Manabat. Okay, pero bago si Dindin, hi. Again, ang totoo lang, excited na excited itong sila Bibit. Dahil sabi ko, sige, si Dindin ang ating interviewin. Okay? So, pangako lang niya sa akin, hindi na daw siya may starstruck. May starstruck kasi kila Pongay nung in-interview namin sa bahay. Sabi ko, mabait sila Dindin. Although between Dindin and Jaja, mas mataray si Dindin. Sa mukha lang kumatari, pero hindi po talaga sa okay. Okay, so again, Dindin is considered one of the best players ng volleyball sa Pilipinas. On top of that, she's one of the pretty faces ng Philippine volleyball. In fact, isa yan sa dahilan bakit ako nag-shift from watching men's basketball to women's volleyball. Kasi madami na po kami magaganda. Makakakita ba ako ng kamukha mo dun sa PBA, di ba? So, marami magaganda sa PSN. Nakikita niya naman yung katotohanan sa sinasabi ko. So, I think we're going to enjoy this session. I've known Dindin dito sa pagiging sports writer ko. And we did the team building, remember, sa Banahaw with the Photon team. And if I remember right, sabi mo, ito ang best team building na experience ko. I mean, I heard you say that. Okay? So anyway, maybe we can talk about it. So let's start off with knowing Dindin more on the family life muna. Family life. Okay? So shoot the questions, baby. Very ano ko eh. Siyempre, lahat yun, yung career mo, bago tayo pumunta sa high school, going to college, ngayon sa league na yun ng PSL. Yung ano muna tayo, kumbaga lahat naman, pangarap yan, magkaroon ng anak. Diba po, Tito? So, nagkaroon na siya. Pinangarap ko rin yan. Oh. Ako rin, actually, daughter. My firstborn was a girl. Is a girl, actually. So, tama ba? Chuchi yung nickname ng ano? Nickname, Chuchi. Ganda, yes. No? Pero, nalaman ko din na ang name niya is Chloe Sapphire. Yeah. Pwede mo bang ano yun? Chloe siya kasi yung name ng husband ko is Chico and ako is Aliona. So, yung CH kinuha ko kay Chico and then yung Chloe niya, yung LOE niya sa Leo ko na binaliktad. So, Chloe. And then, Sapphire siya. Actually, gusto ko nga sana, isa Sapphire ko siya pag nanganak ako ng September. Mm-hmm. July siya, so hindi. Pero, Sapphire pa rin, pinush ko ng Sapphire kasi September kami pareho ni Chico. Ah, so, yung birthstone namin, Sapphire pareho. Pero dapat, ang pangalawang name ni Chuchi is Sachiko. Wow. So, baka siguro sa next daughter ko. Pwede. Bahala niya. It's ano, parang... Bakit kailan babalak yung... Matagal ba, sir? After 3 years or mga 5 years oh, pa? Oh, it's not a good timing. Dapat. Pero no, yung pagpapangalan, ang anak ko, yung panganay kong babae, yung pangalan niya, January. Kasi pinanganak siya, January. Seryoso? Ganun kasimple. So, tawag sa kanya, kasi 5 ko, di ba? Enero 5. Seryoso yan? Joke yan, sir. Bakit na? That's our full name. Oh. January 5. Palayo niya Janice. Okay? But again, these are we're talking about names. So, babae ang anak mo. Susunod,
iniisip mo, babae pala. Gusto ko sana lalaki, sir. Pero may mga pangalan na. May parang nakaredy na oh, ako. Oh, okay. Normal yan eh, sa ano. Tita. Then, yung nickname niya, Chuchi. Kasi, pinanggigigilan na siya ng daddy niya na parang, Chuchi, Chuchi. Tapos parang, o nga no, bakit gawin nating nickname yung para unique, Chuchi. Diba? At least dito, siya, si Dean, ano siya, baga, more on, ano eh, parang gusto nila boy. Para naman siguro maging balance eh. Kasi, normal yan eh. Di tanungin ko na. Chico! Coach! Coach! Chico! Coach, tanungin natin. Siyempre, gusto mo may pagmamanaan ka. I mean, gusto na ninyo mag-anak. Siyempre, lalaki. Dapat maging basketball player. So, ano, kambal 3. Yo, talaga? Grabe. Pa-plano rin po kami niyan. Mm. If may extra budget, gusto ko po sana na kambal, dalawa lalaki sana. Wow. Well, science now can help kasi determine yung ganito eh. Pati gender actually ng bata. Kaya. Pwede nang hindi 100%. Hindi 100%. Sila Fritz Gaston, ang lumabas sa kanila si Pongay. So good. But they followed everything. Eh. Yung sinabi ng doktor, sinado nila. Tapos paglabas ay babae pa rin. Walang anak sa babae, lalaki. Si Fritz, yung dating player. Galing na player eh. Kung ano naman, sir, yung ibigay. Pero yun nga po, kung pwede sanang kambal na lalaki. Then, hindi lang pala isang lalaki na hindi kasi nito eh. So, dalawa pa eh. Kasi sa side namin, sir, puro talaga babae. Mahirap magkaano ng lalaki. So, may isa na kami. Saka makakita so, ng spoil. Ilang generation pa bago magkakaroon ng lalaki. Sigurado ako spoil dyan. Pagkauna-unahan lalaki. Eh si Chuchi, nakikita ko pa paano spoilin nila Jaja. Yung ano nga sir, yung isang lalaki na apo. Ah, meron na kayong... Meron na. Spoiled na spoiled yun kay Jaja. Speaking of Jaja, spoiled po talaga kay Jaja yun. Lahat ng anong pamangkin sigara ni Jaja, spoiled kay Jaja. Lahat naman po. Actually, lahat naman sila. Basta kay Jaja, spoiled. Okay. Si Chloe. Maging volleyball player kaya yan? Yun nga eh. Ano ang gusto mo? Maging volleyball player o maging basketball player? Volleyball. Volleyball. Bakit? Kasi girl ako. Okay, very good. Hindi nagtampo si papa mo, pinili mo volleyball? Basketball. Siya. Si daddy ko, yeah. Kasi boy si daddy tama. Ko. Boy. Dinaw naman ang katahilanan eh. Bakit ginugulo natin ang buhay niya? So alam mo, paning spike ni mami? Pag-anyan yeah. Niya, mami malakas. And then blockings ni mami, paning blocking? Ganyan! Pinili ko, volleyball siya kasi every time na tinatanong ko po siya, kahit tanongin niyo po siya ngayon dyan, gusto po niya volleyball kasi sinasabi niya sa sarili niya, pang boy lang yung ano eh, yung basketball. So volleyball ako like you, mommy. Ganun po siya. Okay. Pero kung sinabi niya, I want to play basketball like daddy, okay lang siya, siyempre. Ayoko. Ayaw. Ayaw talaga, siyempre. Tito, matanong, may follow-up question ako dun. Yun nga, meron bang ano, a certain, what do you call this, age to start? Kasi sa basketball, madali. Alam ni coach yan. Na pag once na ang bata, lalo na pag tatay niya, player, magdi-dribble na yan, magagano. Sa volleyball po kasi, syempre kailangan yan yung, kailangan medyo firm na yung ano mo kasi digs, di ba? So, meron bang age talaga na for volleyball naman? So, speaking of Chloe. Actually, si Chloe po, nag-start na rin siya. Ngayon na rin. Una masakit, pero... Parang kami lang din naman po yan na may edad na, parang ang tanda. Ay, lalo na ako. Lalo na din ako dito. So ano, sa una talaga masakit kasi mabigat. Pero may mga bola naman yun, din malalang, mga magagaan. For sa kanyang age, ama. For yung age na yan, actually, pwede na. Actually, sir, pwede na. Hindi lang yung serious, just to... Get into the game. Receive, ganon. May ano, every training namin, nagtatry na siyang palakasin yung legs niya. Minsan bike siya, or pag nag-squat ako, nag-squat din siya. Is she tall for her age? Opo. So you expect her to really grow tall? Okay. And expect mo naman po na... No, laki na advantage yung bata. Sa jeans. Opo, dito. Okay. Ano pa yung...
gusto nating malaman sa family life ni Yun nga, paano niyo po na ma-manage yun? Kayo ni Coach si Coach Chico na every time kunyari Coach Chico had his loss or yung merong natalo yung team niya sa high school or ngayon mag-handle si Coach na ano ay talaga sobrang kino-congratulate ko si Coach CEU, grabe D-League, aabangan niyan, sobra so just like you kagaya mo, kunyari may bad game, hindi naman may iwasan yan eh. Before entering the house, is there ano po, parang sa inyo na agreement ba na oh, hindi maganda yung nangyari sa atin sa ano? Huwag mo muna kong kausapin. Wala ah, naman. Bali parang kasi ano kami, open naman kami. Kasi syempre, minsan may part na ano siya, parang sasabihin sa'yo lahat. Kasi minsan kasi sa mga teammates mo, hindi naman nila kayang sabihin yung mga ikakasakit mo eh. Kasi syempre, sasalain nila yan para hindi ka makasakit ng tao. Si Chico kasi, minsan... Chico, manginig ka. Minsan sa pagiging... Ibabalidate ko sa'yo ito, kung totoo na. Sa pagiging coach niya, sinasabihan niya ako. Wow. Minsan parang, parang minsan pag nasasaktan na ako, tumatahimik na lang ako. Pero, every time na nagsasalita siya ng ikakasakit ko, pumapasok naman lahat sa akin yun. And then, minsan may parang pag hindi maganda yung condition ko, parang stop ka muna, mamaya na lang tayo mag-usap. Kasi syempre, parang kakatalo ko pa lang po eh, tas ganun. Tas minsan naman siya, ang maganda sa kanya, kahit coach siya, nag-ano pa rin siya, nagtatanong siya na okay lang ba yung ginawa ko na pinagalitan ko si ganito, okay lang ba na ganito gawin ko, ganyan. Syempre may mga babae din po kasi siyang hawak na basketball. Okay. So, inaano niya sa akin kung ano yung feeling. Kasi syempre, sa babae, tsaka sa lalaki, magkaiba talaga kung paano i-handle. Yun. And ang maganda kasi sa amin, naging coach na siya, and player ako. So, mas pinapakinggan ko yung coach side niya. Tama, nag-compliment. Chico, tulungan kita. Behavior ng in fact, na team building ko dati kay Jay Cambarihan yung senior team ng babae. Pumunta kami ng Banahaw. Siguro mga 3 years ago. Diba? Usap tayo one of these days pagka mas normal na ang panahon. Tsaka yun yung maganda sa kanya. Naging player din siya. Yes, so alam niya yung... Napagdaan. Naintindihan niya yung feelings ng isang player. Ganun din naman ako pag natatalo siya, sir. Parang, yun, parang hindi ko rin siya ganun muna kinakausap. Then, pero ikaw, pag ready ba? Na siyang mag-open, dun na. Ikaw ba nakikita mo sarili mo? Co-coach ka? Parang po. Parang siguro. Siguro, sir. It's parang part gusto of ko the din. Future plan. Okay. Sige, mamaya pag-usapan natin yung future. Okay? Doon sa family, nagkaroon ba kayo ever ng sibling rivalry ni Jaja? Actually, sir, yung pagiging sibling rivalry namin ni Jaja, it's not, hindi ano eh, parang... Hindi personalan. Hindi personalan, sir. Hindi dahil pareho yung player. Bali, parang nagiging inspiration po namin kasi ang isa't isa. Actually, si Mora nung dati na nagdinala ko siya sa high school, then nagkalaban na kami, or magka-teammates kami. Yung parang minsan yung mga teammates lang namin yung ano eh, yung nagbibigay ng ganung kahulugan. Pero para sa amin ni Jaja, ano, okay lang. Kumbaga sa amin ni Jaja, ano, you push each other to be at each other's best. Actually, yun yung napita ko sa inyong dalawa sa ano, sa photo na kayo dalawa yung nag... Ganun talaga, sir. Kumbaga, ang swerte namin sa isa't isa kasi kung tutusin talaga, may mga players na parang isa lang ang nag-excel, isa sa magkapatid. So parang ang maganda sa amin ni Jaja, nag-excel ako o kahit papano sir, nag-excel din siya. And then nakita namin yung mga sarili namin na parang... Pero ikaw nagdala talaga sa kanya sa volleyball? Actually sir, wala siyang sports na naisip. Matangkad siya eh, Wala siyang sports na naisip dati nung time na nasa probinsya. Kasi sir, probinsya lang po kami eh. Hindi po ganun kaputok yung mga sports dati dun sa amin.
So, ako po, nakuha ko sa UST. Pinush ko po talaga yung sarili ko makapasok sa UST. Dahil? Actually, sir, ano, was parang... Was it to be able to get actually, a sir, scholarship to help you? Sa totoo lang, sir, pumunta ko doon para makalayo. Kasi, sir, sa bahay kasi namin sa Cavite. Hindi kasi, sir, sa Cavite kasi, kung paano kami naging responsible is because of my grandmother. Kasi, gigising kami 5:30, maglilinis ng buong bahay bago pumasok sa school. Laking lola kayo? Laking lola kami. Kayong dalawa ni Jaja? Actually, lahat kami magkakapatid. Ngayon, may mga, sorry, Tagalog, toka-toka sa bahay. Yeah. Mm. Yun yung gusto kong takasan sa bahay namin. Kung bakit ako nag, ano. Ito, parang lahat naman yata ng, ano, naging, ano. Huwag ka magalala, hindi ka nag-iisa sa ganyang pangalan. So, parang yun yung gusto kong takbuhan, actually, kung bakit kinupush ko yung mami na, hindi. Kasi yung tito ko po, kinuha yun talaga ako na parang, auntie. Ano height mo noon at that time? Nasa ano na rin ako sir, mga 5'11", 6", wow. Or gano'n na. Parang yung tito ko po, si Tito Nat, rest in peace. Siya po yung nag-push sa akin pumunta sa, ano, sa Manila. Ngayon, ayon ni Mami, kasi syempre, wala po talaga kaming budget para makapag-aral sa UST. Okay. Eh, ang binigay lang din po sa akin sa UST is 75%. So you still plus have to pay the 25%? Opo. Okay. So, si Mami, gusto this na... This is college already? Hindi po, high school. High school pa lang, okay. So, ngayon po, ayaw ni Mami ko kasi nga po, wala talaga kaming budget. Pero ako, pinush ko po talaga. Pero sinabi naman ng tito ko na hindi niya ako papabayaan. Okay. So, pinush ko po talaga yun. Eh, dati po talaga, sa magkakapatid. Alam mo na, sir, ako yung pinakapasaway, ako yung pinakaano. So, ako po yung matigas ang ulo. So, ako po yung nag-push doon. Kahit naman sa PBA at saka PSL, sumikat ka sa ano. Sa matigas ang ulo. Okay na yun, sir. Okay na yun. Pero yung punta mo sa UST, was it to study or to combine playing and pareho, sir. That was what you had in mind? Pareho po. Okay. And UST, you knew had a good volleyball program. Yes, sir. Kasi po, si Coach Beans, magaling po talaga siya magpalakas na player. Okay. So, si Jaja, asan siya noon at that time? Wala pa po siya. Nasa probinsya pa po siya noon. Kasi, sir, ano pa lang siya, elementary. Okay. Pero nung pag-graduate na po ako sa UST, parang nabanggit lang, actually, it's not required. Ano lang po siya, parang nabanggit ni Coach Vince na, oh, pag-graduate na kayo, hanap naman kayo ng mga kapalit nyo na parang ikaw, yung parang magiging ikaw. Parang okay. So, sabi ko kay Coach Vince, sabi ko, eh parang second father ko na po yun, tatay. Sabi ko, tay, may kapatid po ako si Jaja. Kung gusto, kaso po, wala pong alam yun. Wala pang, as so in, zero, wala, as in zero po talaga. Kasi ako pumunta ako sa UST, marunong na po akong mag-serve, marunong na po akong mag-deepass. Okay. So si Jaja, zero po talaga. So sabi ni Coach Vince, sige dalhin mo. Tapos nakita po ni Coach Vince na yung height nga po niya. So ayun po, sinaga po ni Coach Vince. Kasi sa mga bata talaga, matyaga rin po si Coach Vince. Okay. So nagkasabay kayo sa team ni Jaja? Hindi po kami nagkasabay sa UST. Nasa first year college na po ako. Magpa-first year high school pa lang po si Jaja. Kasi pinag-stop po siya. 4 years apart po kayo? Sa age? Sa age, 3 po. 3 or 4? 3. Ilan taong ngayon? 27 po. 27. Jaja. 24 si Jaja. 3 po. Okay. So, grabe yung ano, Tito, yung high school, ano nila, lineup nila. Diba, magkakasama kayo nila. Alaysa, Kim Fajardo. Alaysa, Kim Fajardo. Grabe yun, Tito. Sobra. Magkaedad lang po kami ni Alaysa. Alaysa, sorry. Magkaedad lang po kami ni Alaysa, pero ahead lang po ako ng isa. Okay. That's a strong team. Yes, sobra dito, sobra. Yung tatlong yun pa lang eh. Lakas si Maruha ba na tikla po, pa po. Sila ko pamilyar ka. Si, actually, si Maruha nag-stop na rin po siya. UST din po siya. Tapos okay. Si Ariel Patnongo nandun din po siya. Saan nag-champion kayo nun ay ilang taon? Actually, sir, sorry. Grand Slam po kami. Grand Slam na. Actually, nakakatalo lang sa amin ng Hope. Sina Jem Ferrer. Sina mga graduate. Yeah, but UST was paying, say, UEAP.
Opo. Eh. Doon kayo nalalo, engineer ng anak. And you said Grand Slam, meaning? Yung sa mga liga po. Lahat ng sinalihan ninyo. Ilan taon kayo sa UAAP nag-champion? Kasi ako, sir. Nakailang kang championship? Hindi ko naman tandaan. Sa dami, no? Hindi, sir. Ang bila? Hindi, sir. Third year kasi ako nag-start sa kanila. Transfer lang po. Opo. Transfer lang ako, sir. Okay. So, naka-at least dalawa ka kung third year ka doon. Opo, ata, sir. Tapos, lipat ka ng college. NU? NU. Opo. Why NU? Dahil... I mean, actually, sir, actually, madami na nakakaalam nito, sir. Kasi sabi ko nga, sir, wala kaming sapat na pera para makapag-aral sa Manila. Okay. Wala po talaga. Okay, ano pa tungkol sa family life? Ang tanong on my side, sa iba talaga, ang pagdating sa love life, you really wanted an athlete also. Or not necessarily. Siguro, whoever comes your way na may in love ka, okay ka lang. Opo, sir. Bonus pag-atleta. Opo. Bali, sir, parang normal. Chico, makinig ka dito. Parang normal kasi sa mga athlete na kapwa-athlete mo na lang din. Kasi, sir, di ba, syempre, pag varsity ka or athlete ka, parang ito lang yung ano may, kumbaga, ito yung sa surroundings mo. Puro okay. Yun lang makikita mo. Tsaka isang mahirap, pag hindi atleta, hindi nila maintindihan hindi yung sa'yo. Yung time that you have to devote. Pero was it love at first sight? Yung kay Chico, sir? Love at first sight ba yan? Parang gusto niya siya kasagutin. Ang hirap na ito. Actually, sir, ano... Pinahirapan mo si Chico? Hindi, sir, oh. yung totoo, yung sinasabi niya, pinagkakalat niya, totoo talaga yun, na ako ang kumuha ng number niya. Totoo pero, naman. Totoo, ako talaga kumuha. Totoo naman. Kinakalat niya kasi, sir, pero sige, aminin ko na, sir, totoo yun, ako. Pero, ano kasi yun, nagpapatulong lang ako sa kanya sa mga advice. Yun ang ginamit mong dahilan. Hindi. Totoo yun, sir. Totoo. Pero wala talaga akong balak na ano kasi syempre. Eh, kailan ka na in love sa kanya? Siya kasi, sir. Hindi, sir. Kasi ganun. Basta parang ano rin. Matagal ko na po siyang nakilala. Sinasabi nga niya po dati na bagong pasok ko sa inyo, sinupladahan ko daw siya. So parang siya na ano siya na sabi niya, kakaibiganin ko nga to ganito, ganito. Kala ko naisip niya, pag niligawan ako nito, pahirap. Tapos ayun. Pero ano, ang kwento mo, like siya na, yung kumuha ng phone mo. Ng okay? Number. Alam mo sa akin, asawa ko nag-propose sa akin. Hindi niya pwedeng itatwa yan kasi katotohan niya. Ah, talaga? Yung upuang bato sa may tapat ng Showmart sa Makati, doon nag-propose sa akin yung asawa ko. Katotohanan. Okay? Sige. Yan, totoo yan. Okay. Tapos, so, nagpapa-advise lang naman ako sa kanya. Kasi minsan, parang syempre, coach nga po siya. Tapos, parang may mga problema. Pero wala ka pa yung lihim na pagtingin sa kanya? Wala pa, sir. Kasi may ano ako, boyfriend pa ako nun eh. Oh, okay. So, kailan kayo nagkaroon ng... Actually, sir, madami siyang nililigawan dati. Kasi wala talaga. Parang ang dating namin nun, best friends lang talaga okay. Kami. At saka, sir, yung age gap kasi namin. Kasi, syempre, nag-aral ako sa USD. So, mga coach, ginagalang, I mean, parang ang layo, may distance. Kung hanggang ganun. Tapos, age gap namin, hindi ko naman din po expect na ganun eh. Yung age gap po namin, malayo talaga. Ilan? Secret! Nanay ko, 14 years ang tanda sa 15 tatay years ko. Gap po kami. Oh, so, huwag ka mag-alala, okay lang yun. 15 years gap po kami ni Chico. So, pero hindi naman halata kay ko, parang mas matanda years, pa ako. Coach, sir, 17 years old, niligawan niya na ako. Kasi magta 10 years na kami, hindi. Mga ano nagustuhan mo kay... Single ako na, single wala akong sabi ka, so, pinatektaan pa. Ano nagustuhan mo kay Chico? Bukod sa pogi. Mano yan, sir. Sobrang bait niya. Wow. Sobra. Okay. I mean, basta sir, makasama mo lang siya. Parang... Iba, babae. Tapos okay. Family, ano siya. Ibabalik kayo yung tanong. Chico, anong nagustuhan mo kay Dindin? Maganda. Yan na lang. Number one yun. Dito, kasi number one. Kasi masungit ako. Hard yan, pero ano yan. Gusto niya matulungin sa tao. Ayun yung pinapakita.
Okay. Alam niyo, pinagdaanan niya eh. Yes. Kwento mo kasi, pati pamili mo ng napkin, wala ka. Huwag na yun. Kwento mo. Pala-palayo naman tayo, takit tayo sa hirap. Okay? That's for me, something I can relate to. Alam ba, yun ako nakatapos ng college. Buti ka pa, tapos ka ng college. Kasi pinush din nila ako. Right? Pero buti ka nga, nakatapos ako. Pero sir, hindi naman din sa, ano eh, sa, dahil nakatapos ka ng sa college. It's, ano, diskarte sa buhay yan, sir. Okay. But pero madaming mayayaman na hindi tapos ng pag-aaral. Tama. Okay? Maraming graduate na wala naman nangyari sa buhay. Yes, sir. Meron naman hindi graduate, may nangyari sa buhay. Diskarte talaga, sir. In the end, sa buhay. Diskarte. At yun ang isang malakas ka. And syempre, sir. Marunong ka sa diskarte sa buhay. Natuto ka. Because dahil din sa kanya. Amen. Hindi ko talaga siya. Okay. Diyan kami minulat ng mga, ng lolo at lolo ko. Sa taas. That's good. Okay. So, patay ng lolo nyo. Opo. Ang lola mo? Sa bahay ko. Ilan taon na lolo? 67. Sa edad ko? Ay, sir! 50 ka lang, diba? 50 ko, pero 15 years kung minaintain yung 50 years old. 65 na. Okay, so punta tayo sa susunod ngayon. Yeah, yung collegiate, diba? Collegiate, college. At saka... Actually, na-advance tayo. Punta agad tayo sa family. Pero sige, college life tayo ni Dini. Okay. Anong biggest disappointment mo? The fact na hindi nag-champion ng ASU while you were playing? Disappointment? Actually, wala naman, sir. I mean, tanggap ko naman kasi it's God's way na ganun ang mangyari. Kalakasan ng Ateneo nun. Mm. At that time, di ba? Yes, sir. Sila Alisa yung nanda. Oh, mahirap palunin yung team ni Alisa dati. Pero sino kasabayan mo sa NU? Actually, last playing year ko, first year ko ni Jaja. Sina Kaine Pomoseno, Ivy Perez, yun. Okay. Mina Aganon. Okay. Kasama ko po. Kumbaga dito, yan yung mga kwentuhan sa ako, sa basketball. Parang okay na yung mga kabas na yun. Nandun yung mga ano eh, talagang mga superstars eh. Matalo ka dun, okay yun, pride mo yun eh. Pero yung, di ba, parang kahit hindi ka nag-champion, pero kasi yung batch na talagang mga ano eh. Talagang mga magagaling eh. So, nata-timing minsan. Nata-timing minsan. For me, wala naman pong biggest disappointment. Yes. Kasi, for me, sa akin po lahat, kung ano man yung binigay sa akin ni God na nangyari dati hanggang ngayon, it's alam ko pong way niya yun na ito kailangan para at least every time na may mangyari man sa'yo, parang hindi mo man lang in-XR, parang something na nangyari sa'yo na ikakasama ng loob mo. It's parang isipin ko na lang na siguro may tinuturo sa akin si Lord para hindi pa rin ako magpabaya. And siguro dahil natalo kami, so it means may kulang pa. Kailangan pa po namin mag-push. So every time na binibigyan po kami ng talo, ng mga ganon, or mga challenges, iniisip ko po siya as inspiration. Bukod siya, iniiyak mo, di ba? Opo. Yun, ganun. Nakita ko na kasi umiyak ko. Again ba yun? Inabot tayo ng alas 12. Again, di oro. Tapos natalo tayo sa 5 sets. Opo, sir. Yun ba yung umiyak ka na? Actually, umiyak ako na umiyak nung last natin, yung sa Petron, dun sa Araneta. Ah. Yung kagulgul talaga, sir, na, okay. Na parang oh, may ganun. Aso dun. Hindi ka na pigilan yun. But just shows how deep your passion is for the game. To take these things na ganito katindi ang emotional effect sa'yo. Kasi sir, every time may game kami, lahat sinasa puso ko kasi talaga yun. Parang for me, ito yung buhay ko. Ito yung pagmamahal ko. So, every game, binibigay ko yung best ko. Meron nga ako narinig na kwento dyan sa mga teammates. Sir, pag nakita namin ang mukha ni Dindin, ganyan, isa lang ibig sabihin. Bigayin nyo na sa akin. Ako na, bahala. Okay? Oh. Basta nakita yung game face na tinatawag. Yun, parang yun yung nakikita ng mga tao na once na sumimangot ako, totoo na yun. Pag sumimang, ayokong sabihin na nakasimangot eh. Basta meron siyang look na... This is the competitive. Parang hindi na oras para ngumiti. Ngumiti, tama. Ganon. Okay.
Pero ito, marunong naman umiti. Marunong naman ako. Natural. Pero, ano, okay. Yun, dahil sa asawa ko yung tinuruan ako. Kasi parang sa akin dati kasi, parang yung kung ano nakikita niyo yung ano sa akin dati, parang yung bigat ng buhay, sir. Pero ngayon kasi nang dumating sa akin si Chico, siya yung nag-aano sa akin. Kung paano masyadong gumagaan yung ang buhay. Focus mo dati was more on the negative side. Yes, the bad things. Siya nag-balance sa'yo to appreciate. Apo, siya rin nagpasok, naglalapit sa akin sa Diyos. Kung okay. Bakit ganun. So, sobrang blessing sa akin na dumating si Chico. National team, nakailang beses ka? Since pumasok po ako ng UST, pinasok na po ako sa national team. Pero... Anong tournament ang sinalihan? Mga Asian, SEA Games. Yun po, madami na rin po. Pero SEA Games, noong 2015. Hindi pa tayo nag-champion. 2015 ka nakalaro. Opo, nakalaro. 2019 hindi kayo naglaro ni Jaja, di ba? Pero mahirap taltalin bakit hindi kayo nakalaro. Di ba? Pero may story yun. Opo. Okay? Opo. Kanina, kinakwento ko sa kanya, sabi ko, yung nangyari kay Jaja, ito yung narinig ko at isinulat ko. Bakit si Jaja sasabihin na unfair sa iba na nagka-try out kung kukunin namin si Jaja? Kasi yun yung sinabing restriction eh. Actually, sir. You don't need, I mean, who will question the inclusion of a Jaja to sa national team? Apo. Actually, sir, ano po yun? At papayagan naman sa nung team nila. Yun nangyayari po sa atin sa Pilipinas is puro try out. Parang ang gusto po sana mangyari, maintain. Yung mga dating maintain, then magdadagdag ng mga bata. Then siguro mag-alis ng mga maano or magdadagdag. May aakyat. Tuloy-tuloy ang kumbaga, evolution opo. Ng team. Ganun po sana. Pero ang nangyayari po kasi sa atin sa Pilipinas, puro try out. And then si Jaja naman po, pag may try out naman, lagi naman po siyang present. And yun nga po, yung about sa pag-a-abroad, ewan ko po sa kanya. Kasi parang ang pagkakaalam ko po, parang wala na po ina. Nagsabi na po siya ahead of time na kailangan ng mga papers na ganito, yes. Kailangan ng pass. Kasi nakikipag-communicate naman po si Agio, pero hindi po nila na-provide. So yun na po yung start. Which is hard to take. Yeah, if you pero look mas, at the team, it would have been a lot stronger with you and Jaja. For me, that's a given. I watch practically all the games, Seiya games, and I think the presence of big, tall people like you and Jaja, laking bagay kayo lang. Pero about sa ganyan, sir, parang ayaw na lang po namin magsalita kasi syempre, ano pa rin eh, parang nire-respeto naman. Magsalita. Nire-respeto po namin sila. Sige sir, nire-respeto. Sige sir, tanong. Hindi kasi naiinis ako pagka gano'n na it's because of something else ang magiging reason. Bakit hindi makakalaro ang isang dapat na nasa national kasi team? Kasi sir, hindi po talaga. May politika sa sports, unfortunately. Lahat sa totohanan naman, niya. Totoo yan, sir. Hindi mo maalis ang politika. Pero yun nga, ganyan sa akin na given, Jaja Santiago, sabi mo, hindi kailangan mag-try out. Nag-try out na naman na siya, sir. Nag-try out siya, sir. Kaso pero bakit nila sinabing dahilan na hindi daw po siya nakaka-training kasi iba pa rin daw po yung pagsama sa team, sir. Pa-erase na lang po. Hindi. Dito sa amin nga, inter-barangay. Makuwento ko lang inter-barangay sa lugar namin. Mas naman ako kay Kapitan. Pasok ka sa lineup. Ay, diba? may part din po kasi na ganun pa rin. Hindi mo makawala talaga. Yung hindi maganda talaga sa Philippine sports. Kamamatayan namin ang politics sa Philippine sports. Unfortunately. Okay? So, nakapag-abroad ka, di ba? Ilang beses kaya naglaro ka sa Twice. Japan pa rin. Japan pareho po. Pero yung one time, you were telling me before, yung nag-suffer ka ng injury. Opo. Di ba? Kaya hindi mo natapos yung kontrata. Opo. Then you came back, underwent therapy, before you played again for Photon. Kasi Opo. So, nakakontrata ka right now sa Photon. But what happens to your possible stint abroad? Biglaan kasi siya, sir, na parang nakailangan sila ng middle. Eh,
ako naman po kasi kung saan po ako ilagay, pwede naman po ako. Okay. And gusto ko po sana that time na hindi ko man po na-prove yung una kong paglalaro sa Japan kasi injury. So parang yung pangalawa po, parang gusto ko naman po siyang i-prove ulit na kaya ko. Opo, na kaya ko. Opo. Import. Kaso naman po, yung pangalawa, parang yung team ko nga po is nasa ilalim sa Japan. I think judges team was in a better position. Opo. Third po sila that time. Third po sila. Okay. So, yun po. Okay, talk about, compare Philippine volleyball. You've been abroad, okay? You played in international competition. What's the difference between us and them? Sobrang laki ng difference, sir. Kasi sila, tinitake nila yon as work na nila, sir. Parang makikita mo dun yung collegiate times or pagiging high school mo dito na umaga may training, tapos naka-dorm sila lahat, matanda, bata, naka-dorm sila lahat, may curfew sila, lahat, madaming bawal, tapos kahit mga kinakain mo, nutrition, so professionally run yung programa. Okay. Parang lahat ng weight mo, kailangan naka-monitor, lahat ng ginagawa mo, extracurricular activity mo, naka-monitor lahat. And isang beses lang po talaga sila sa isang linggo nagpapahinga. Mm. Tapos ang training po, umaga-hapon. Bali parang 9 to 12, 9 to 11, sabi na natin, 9 to 11, start po sila training. Mm. Then kain, lunch, pahinga, start na ulit ng 2 p.m. hanggang 6 p.m. Grabe na dito, parang yung typical Japanese employee, parang sa athletes din pala. Kaya nga, dito, di ba? Parang sa atleta ng mga ng Japan, sobrang hard worker din talaga nila. Nakita mo yung laro sa Japan. Nasabi sa akin ni Jaja one time, yeah, sir, alam niyo yung team natin dito, yung Philippine team natin. Pag sinama mo sa commercial league where we play sa Japan, hindi papasok sa top 5 na. Hindi, sir. Sobrang. Oh, diba? Feeling ko nga, sir, yung pinakailalim ng team sa Japan. Yung pagdaando pa lang tayo mga Pili ko nga sir, nasa second division pa tayo. Mm. Kasi sila sir, ang maganda kasi doon, yung kulelat ng second... First division. Yung sa pinaka-kulelat, yes. Kakalabanin yung champion ng second division. Para kung sino ang manalo sa kanila, sila naman yung aakit. Tapos yung matatalo, sila ang bababa. So, bawat pasok mo doon, may challenge talaga, bawat team. Nakikita naman natin ang resulta ng programa ng Japan na gano'n. Nasa ang Japan sa women's volleyball at men's volleyball. Ando yan sa top. Mataas talaga yung ano nila, ranking. Sir. Mataas. Okay. Tayo, 1991 ba? Ano ko din nag-champion sa women? Time nila ba? Banji Desus died recently. But again, that's a sad state sa atin. Ironically, women's volleyball has gained such a popularity itong recent years. Apo. Pero hindi pa siya natatranslate into dapat umangat na rin tayo ng... Actually, sir, kung may program lang din po talaga ang Philippines. Magaganda, I mean, yung mga player po. Ando na yung nandun. Of course, skills level. Kumpara mo sa Japan, medyo ano pa rin kasi tayo. Sir, makikita mo yung improvement ng Pilipinas nitong last SEA Games mo eh. Yeah. Makikita mo po talaga. Kaya nahihinay ako kasi kung nandun kayo, we should have program, done better. At saka program lang, sir. Hindi yung parang 1 to 3 months. Ganun na. Actually, swerte na, sir, kung may 3 months eh. Kaso, sir, sa men's kasi, ang nangyari, sina Coach Dante, talagang lahat ginagawa nila ng paraan. Hindi sila huminto ng training. Sa babae kasi, sir, parang ang hirap. May PSL, may PBL. Yeah. Yung mga schedule, tapos may time na 4 lang ang magte-training, 7 lang ang magte-training. Sa men's kasi, sir, nakukumpleto sila eh. Tapos parang, ang masakit, mas matindi ang pressure do sa women's team kaysa sa men's team. Pero sila yung ano, sir. Diba? But that's a sad state of Philippine sports, and it's not just
actually, body ba? Actually, sir, pagdating sa ganito, actually, ayoko talaga magsalita kasi baka biglang, ay, bash nila ako. Pala si Newton. Hindi naman, pagtatanggol kita. So, what is left for Lindin? Oh, in volleyball, what is left for you? What else are you looking at? What do you want to accomplish pa in volleyball? Ano sir, parang mas gusto ko pa, gusto ko syempre mapag-champion yung Cherry ulit. And syempre, mas gusto ko pang mag-improve pa. Kasi parang sa mga US players na, or mga naglalaro abroad, parang ang peak nila kasi is mga 27 or 28 years old, which pa 35. Right your age. Opo. So, kung kaya ko pa pong mag-improve or kaya ko pa pong talagang palakasin yung mga ano sa katalan ko. Asan yung specific improvement areas that you're looking at? The skills level, let's say. Skills level. Asan yung sa tingin mo? Dito kulang pa. Sa lahat, sir. Overall, that's overall, how you're looking yes, at. Sir. You can still improve in yes, everything. Sir. Lahat, sir. Okay. Sa palo, like kung paano mo ano, kung saan yung direction na gusto mong dalhin, parang kung ano nasa isip mo. Kasi minsan, sir, gusto ko yung down the line, pero na, parang wala pa sa down the line. So, parang gusto ko pang improve sa blockings. I mean, kahit pa paano may blockings, pero sobrang weak ko pa sa blockings. So, kailangan ko pang i-improve. And sa receive, parang dati, tinatarget nila ako, nakaka-receive minsan, sir. Pero gusto ko, once na, sige, targetin niyo ako, ready ako. Parang, ano na sir, parang okay. Pulido na talaga lahat. I know it's not fair to compare. Okay? Yes, sir. But both of you, with Jaja, are both players. And life is really unfair at times. So I will be unfair. How do you compare between you and Jaja? Paano ko, ano as a player. Paano ko compare mo kayong dalawa ni Jaja. Is she better than you? Is she better than her? Sir, siguro nung ano, ngayon, she's better than me. Kasi... Overall? Opo, ngayon. Okay. Kasi, dati, sir, pag talagang labanan sa labanan, hindi talaga ako nagpapatalo kay Jaja. Kasi iniisip ko, ate ako eh. So, gusto ko maging, ano, inspiration niya ako. Okay. Kung paano man ako humandle. Mataas ang pagtingin sa'yo ni Jaja. Alam ko yun. Okay. Nararamdaman ko kay Jaja yun. Yun, nandun naman din sir yung respeto. And ngayon kasi sir, ang dami ko na rin pinagdaanan. Like, nanganak, na-injured. So kung lalaban ako sa lalaban, kung ikukumpara ako kay Jaja, kaya ako sa kaya. Pero mas angat pa rin talaga siya. Okay. Pero hindi pa rin naman po ako yung tipong ang dami ng nanganak, na injured, sumuko, hindi naman po. Isa po ako sa mga batang nangangarap pa rin. Okay. Parang, isa, parang binabalikan ko yun dati na isa akong bata na nangangarap na matungtungan yung tinutungtungan ni Jaja ngayon. Ang ganito. Malakas ka pa rin din. Sabi mo nga sa stage, 27 ang peak age. Sir. You're at that age right now. Eh. Diba? So, you foresee na, let's say, nag-umpisa na tayo ng PSL. Asan ang team mo next year? Nasa finals ko, sir. Ah, yabang! Idol talaga. Pero siyempre, sir, dito sa edad kasi namin na to, dito pa kailangan pumasok ang disiplina talaga, sir. Mas kailangan. Yung tinitake mo mga healthy foods, hindi ka magpapabaya sa mga conditioning mo. Okay. Tapos, siyempre, kailangan yung tulog mo, tama talaga, bawal ka magpuyat. So, parang, aalagaan mo, kumbaga, inaalagaan mo siya dati, ngayon, mas doble yung pag-aalaga mo sa kanya. Kasi, nagkakaedad ka na. At wala pang tumalong kay Father Time. Wala pang tumalong atleta kay Father Time. Father Time? Lahat tatalunin ni Father Time. Si Father dito? Si Father Time. Ang oras. Si Father Time. Wala pang wala pa talaga dito. Pag ang bilis niya eh. Wala ka magagawa dyan. Dito 75 ako. Ka na. You expect player ka pa rin ng national team ng volleyball? Katagal ka nang pinag-iwanan yan. Father Time will beat any athlete eventually. That's kaya sir, ako hanggat kaya ko. Ilan taon pa? Ang goal ko sir, mga 37.
That's 10 years more. 10 years pa. Okay. Pero syempre, sa 10 years na yun, sir, mababawasan pa rin kasi may goal ako sundan si Chloe talaga. Di ba? 36. Pwede pa 37. Pwede, pwede, sir. Okay, pag talagang hirap, sige na nga kahit 35 na lang. Oh, yun, diba? Sir. May tawad. Mag-a-adjust ka. Diba? Dito, maganda i-look forward natin yung next vlog natin. Pag may kapatid na si Chloe. Yes, yeah. Diba? Then, tsaka naglalaro. Pag-pray natin, movie. Diba? Yes. Tapos dito, mabalikan ko lang kasi nag-worry nga si Ma'am Dindi na tawag dito, mabash siya dun sa mga anything na masasabi sa kanya. Pero ako, personally, with this simple chat, na-realize ko na ikaw yan eh. Kumbaga, pinakita mo yung support naman. Marami na tayong kilalang ganyan, diba dito? Sa PBA na lang, Calvin Abueva, Bobelga. Talagang mga medyo strong personality na support. Pero pagdating naman sa personal nilang mga buhay, talagang yung family nila yung isa talaga sa isang makikipagpatayan na kilala namin. Ano ba sinabi ni Dindin na wala hindi naman sir, pero tama. Actually minsan kasi ako na lang, actually ako yung tao na kaya ko mag-adjust. So kung galit sila sa akin, okay lang. Hanggat wala akong ginagawang masama and masaya yung pamilya ko, okay ako. Basta wag lang nilang himasukan, paghihimasukan yung pamilya ko. Ganun lang. Spoken like a true Filipina woman. Kaya nga dito, diba, dito sa ating vlog, it's actually hindi naman na pag-uusapan na yung mga awards or whatever na achievements. Given na yan eh. Mababasa sa lahat ng mga tabloids, anywhere. Even sa mga ano interviews. Pero dito yung life ng athlete na dinadala natin dito. Yes, that's why the sports world. Sports world, pero beyond. Yun yung buhay nito ni Ma'am Dindin Manabat na talagang mai-inspire talaga lahat ng mga makakapanood. So ano, may time na ba for swab question? Meron dito, pero ito, question to, na matagal lang siguro yung iba dyan na talagang sobrang fan ng volleyball. Totoo ba? Is it a myth, is it a fact or a myth lang na ang spiker daw, mas mahaba yung dominant hand niya? Pwede bang, okay, tama ba? Sukati natin yung kamay mo. Parang dominant. Totoo. Di ba ito yung pang-spike mo? Right hand ka? Ah, hindi, pantay. Pantay siya. Oh, nasagot na yung tanong namin. Myth. Okay? Myth lang yun. Hindi katotohanan. Pero may ano ako, may ipapatry ako sa'yo. May mabalas sa'yo. Ganyan ka, sige. Yan. Tapos taas mo yung isang kamay mo. Uy, maitim yung kilikili ko. yan. Tapos taas mo yung kamay mo isa. Hindi naman, maputi. Hindi, ganyan. Tapos i-atras mo ng dalawa yung ganyan. The left hand? Oo. Hindi, ganun. Ito lang, yan. Tapos pantay, ganun mo. Pantay! Ayun, maiksi. Oo nga, no? So, pagka gamit na gamit siya, hindi. Mas ano siya? Hindi naman. Ano ibig sabihin? Kumaga yan, joke lang yan. Yung parang hindi magpantay. Ito, parang hindi siya magpantay. First time sa vlog natin, na-prank tayo ah. Na-prank ako ah. Nice para one. Lang hindi magpantay. Pero okay. Kahit spike ka ng spike sa kung left-handed, right-handed ka. Right-handed. Pantay pa rin yan. Okay, wala, pantay pa rin yan. Tsaka ang pangit mo tignan pagka dahil volleyball player ka, ganitong kamay mo. Sa ano? Sa paa minsan. Sa legs. Sa legs. May mga athlete, isa na ako doon. Minsan nakaganyan. Pag pinapantay yung paa ko. Marami nang nahampas yung kamay nito, tito. Pero nahampas na rin ang mukha mo ng bola eh, di ba? Opo, madami ng beses. Nung high school ako lang, dami ba. Coach po mo po, di ba? Favorite target. Sabi niya, hindi pang spike ang mukha, hindi pang black ang mukha. May coach kasi kami, si Coach Kung Fu, yung assistant coach ni Coach Vince. Favorite target. Yes. Test namin. Ako, o hindi. Basta masaya pamilya ko. Okay ako. Okay. Yeah. And remember one thing. We will define our own happiness. Yes. Not other people. Yes. Right? They cannot tell you, you will be happy. If you are like this, excuse me, I will. Kasi sir, parang maano lang, pangit naman sir, na buti si ganito, may ganito, gusto ko din yan, gusto ko niya. So ako sir, once na, minsan nga sir, may isip mo, kala mo ang saya-saya ng mga tao na nasa mayayaman, madami rin silang problema, hindi din natin alam. True. So ako, eto ako ngayon, sabihin natin nasa gitna lang tayo, pero masaya ako, yun yung mahalaga sa akin. Malim ng understanding, yes, right? Sir.
because of Chico talaga. So. Wow. Yes. Pag lumali mong understanding, mas madali ang acceptance level. Pag natanggap mo na, madali mag-adjust. Lumalim na understanding yes. level. Kaya pag sasaktan ako, umiiyak ko lang talaga. No, but try to understand and why. Yun. Why did it happen? Bumaba na rin yung pride ko kasi sobra dati taas. Sobra. Ngayon, kaya ko nang ibaba kahit alam kong mali ako. Right talaga yun ang naib sa'yo or that was a defense mechanism on your part? Actually, serious sa pagiging masama akong ugali dati kasi sa training. Parang nagiging nangyayari kasi yun kumbaga kung paano mo i-accept na kasi ako kasi talaga sir. Lagi akong nagagalit sa'yo pag tatamad-tamad ka. Lagi akong napipigod pag hindi mo ginagawa ng tama yung mga pinapagawa sa'yo. Parang minsan nga sa exercise, bibigyan ka ng 10 repetition pero 9 lang gagawin. Para sa akin kasi yung isa is napaka-importante yun. Parang bakit mo dadayain isa? Parang sa ano lang yan eh, di ba? One point na lang, bakit mo yun, di ba? Parang doon ako na ano. Parang minsan kasi, pangit ko din i-deliver. Parang sa akin kasi wala. Pero pangit ang delivery ng ano. So, mamasamain. So ngayon, parang doon ko na-realize yung every time na sinasabi sa akin yung Chico. Parang doon ko na-realize na parang i-deliver mo sa akin ng maganda para matanggap ko ng maganda. Parang minsan kasi sir, parang manyari, si Chico. Ikaw naman kasi, ang pangit ng mga ginawa mo, ano bang ginawa mo? Ginano mo, ganyan-ganyan. Kasi na-expect ko yung pabila. Oo, parang ganyan. Tapos parang pag sinabi ni Chico, ikaw kasi yung ginawa mo kanina, ang pangit. Dapat, medyo, i-ano mo naman. So parang ako, ay oo nga, no. So matatanggap ko siya ng maayos.